gamit ang patpat at basket, ilang residente sa Tarlac ang nanunungkit mula sa mataas na puno. Hindi para manguha ng mangga, kundi ng mga itlog ng libo-libong mababagsik na hantik. Sa isang colony o grupo ng mga langgam tulad ng hantik o weaver ants, bawat isa sa mga langgam ay may kanya-kanyang ginagampan ng papel. Ang queen ant ang nangingitlog. At ang worker ants ang humahanap ng pagkain. At nagproprotekta sa mga lungga at itlog ng kanilang grupo. Maliit man, hindi namin pwedeng ismulin ang mga bida sa araw na ito dahil isa sila sa pinakamasakit mga gat na insekto sa tuwing naharap sa panganib. Ano nangyari? Masakit ba mga gat? Just to feel how well this ants defend their nest, we saw how aggressive they attack. Sa Tarlac, nangunguha ang ilang residente ng itlog ng mga hantik, kabilang na si Serio. Pero dahil 15 taon na niya itong ginagawa, halos manhid na raw siya sa mga kagat nito. Nung unang-una po na nanguha po kami, parang tumakbo po ako kasi masakit po talaga. Parang ayaw ko pong dumampi sila sa katawan ko, masakit po talaga yung kagat nila. Pero ngayon po, matapang na po. Parang baliwala na po yung kagat ng hantik sa amin. Kailangan niyang tiisin ang bawat kagat dahil ang mga hantik ang kanyang pinagkakakitaan. Ngayong umaga, magugulo ang tahanan ng mga hantik. Ito pala yung pang-harvest nila. At sigurado gugulo-gubi niya yung malaking pugad na yun, no? Hanap ni Serio. Mga pabilog na lungga, ito ang bahay ng mga hantik. Makikita nila na pag yung nest na ay mga dalawang dahon lang ang natutuyo. That is the exact time kung kailan mag-harvest. Sa hugis ng kanilang mga bahay, pag medyo elongated yan, weaver ants talaga ang nakatira dyan. Gamit ang basket at mahabang panungkit, tinutumbok ni Serio ang pugad ng mga langgam nang mabulabog ang lungga ng mga hantik. Na nilikas ng worker ants ang mga itlog ng kanilang colony. At na maglaglagan ang mga hantik sa basket ni Serio, kanya-kanyang bit-bit na ng itlog ang mga insekto. Pero wala silang laban. Dahil pagkatapos makalikom ng daan-daang mga itlog sa basket, susunugin na ito ni Serio para paalisin ang mga hantik. Sinasala ito ng kanyang asawa para mahiwalay ang mga itlog at mga hantik. Para mas makarami, nag-ikot pa si Serio sa ibang puno. Mas maraming itlog, mas malaki ang kita. 50% ng katawan ng isang hantik ay sagana sa protina. Kaya naman, ganoon na lang ang pagtangkilik ng marami dito bilang pagkain. Uy, parang buba, oh. Pagkagat mo, puputok-putok sa loob. Sinasabing isa ito sa pinakamasustansyang insekto na maaring kainin. It has this creamy, milky substance na nandun sa loob ng pupa. Pero, itong mga langgam naman na ito, minsan, kinakain din nila ito, no? Meron daw siyang lemony taste. Kuman nga natin. Asim. Lasang lemon.
Sa bawat pagkagat ng hantik, tinutusok nito ang kalaban gamit ang kanyang mandibles o pares na pangkagat sa bibig. Titignan natin yung loob nito. Usually, ang mga ginagawa ng mga nagahan nito is talagang sinusundot nila. Pero tayo, bubuksan lang natin yung ibang parte na ito para malaman kung anong stage na ng mga eggs meron sila dito. Yung kanilang ano, oh yan, oh, tama, oh. Woohoo! That's the right type of ow! Ooh! Ah! Ooh! Ooh! Ah! Sakit! Grabe! Mas agresibo daw. Mas agresibo daw yung mga langgam pagka ganyang stage ng ano. Di mo, amoy crudo or kerosene yung sinespray nilang formic acid. I'm not numb but probably makapal yung kalyo ko dito kaya hindi masakit. Sobrang diin nilang kagat nila tapos yung puwet nila, yung abdomen nila, ididikit nila doon kung saan sila nakakreate ng break sa skin mo. Naglalabas sila ng formic acid o asido na nagdudulot ng mahabding pakiramdam sa balat. Yung mga langgam nito, kahit malilit sila, grabe kong matake, oh. This weaver ants, itong hantik na ito, kayang-kaya nilang i-defend yung kanilang pugad. Sa halagang 50 pesos kada baso ng mga itlog ng hantik, may pagkain na ang pamilya ni Serio ngayong araw. Kasi binibinta po namin para may pambili rin po kami ng para sa bahay namin yung bigas. Bukod sa pagiging kabuhayan ng ilang residente, malaki rin ang papel ng mga hantik sa kalikasan. Sa ibang bansa, ginagamit nila itong hantik para pang-prevent ng mga pag-invade ng mga fungus, mga pesting insekto dahil natural na predator ng mga insekto na yun na pest itong weaver ants na yan. Tulad na lang ng tipaklong na ito na kilalang umuubos ng dahon ng tanim. Nagpapakiramdaman pa ang tipaklong at mga hantik. Maya-maya pa, sinimulan na nilang antakin ito. Sustainable man ang pagkain sa insekto tulad ng mga antik, may pangamba na rin ang tulad ni Serio nang mapansin na kumakaunti na lang ang bilang nito. Kumaunti na po. Kasi po yung mga kahoy-kahoy po na parang napuputol na po sila, parang kumukunti na po yung napagbabahayan nilang mga kahoy-kahoy po. Hindi iwasan man ang mga antik dahil sa kanilang kinakatakutang kagat. Mahalagang makita ang kanilang mundo nang malaman na may mahalaga silang papel hindi lang sa kalikasan, hindi pati sa mga residente na sa kanila umaasa ng kabuhayan. Walang aatrasan para sa kalikasan. Ako si Doc Nielsen Donato. Doc for Stress Show, born to be wild.